Bayan, tinig ng bayan. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Biyernes na kita, 19 sa bulan sa Marso 2021. Kumusta mga katinig? Akong partner na si Kabong Ponyo. Mag-uban kita hangtod alas 7 karong buntaga aron hisgutan ang mga importante kayong mga hisgutanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dunay mga good news ug bad news mga katinig. Bad news sa diha sa lalawigan sa Maguindanao. Gatusan ka mga pamilya ang apektado sa nahitabong panagsangka tali sa mga miyembro sa Bangsamoro Islamica Freedom Fighters o BIFF, no? Sa lalawigan sa Maguindanao, tali sa tropa sa Philippine Army. Nagsugod ning panagsangka kagahapon paskadlawan hangtod kagabi kung di niabot na ang tensyon, no? Sa ubay-ubay nga mga silingang mga lungsod o munisipyo diha sa lalawigan sa Maguindanao. Kagahapon po, gipahigayon katong peace caravan sa mga nagasuporta sa extension sa termino, no? Sa mga Bangsamoro Transition Authority Parliament member. Unsa ba ilahang nahumanintawon? Unsa ba ilahang na mga nahimo para i-extend mga katinig ang ilahang termino? Doon na kita ay good news. Ang good news mga katinig, diri sa probinsya sa Cotabato, ang kaso sa COVID-19 na nato karon na lang sa 40 pila ba to ang aktibong kaso, 41, no, ang aktibong kaso di sa probinsya gikan sa 919 nga kumpirmadong kaso. Ang bad news diri kay katong bagong kaso mga katinig, 5 sa bagong kaso nga nasa Midsayap giconsider nga clustered cases, no, kay natakdan sa virus samtang nagtrabaho. Ang lain pang good news mga katinig kini, good news good ni, kay sumala pa tubagon sa PhilHealth, no, ang katong 750,000 oy nga hospital bill para sa mga moderate COVID-19 cases. Good news good ni. Ang bad news ni ini mga katinig, pagpistahan ni ha sa mga kurakot ng mga apil na diha, ng mga doktor. Pasintabi ha, mga amigo na to mga doktor, pero daghan kong kaila mga doktor nga butan jud kaayo. Oh, di gid magsamantala, pero naabog ko mga kaila nga pagsamantala kayong mga doktor. Mo ni atong gikadlukan diri mga katinig. Nalipay unta ta kay adunay dako nga pondong gigahin alang sa mga mabiktima sa COVID, pero mag-uulta kay ngano expected na mo taas ang kaso sa COVID kay ideklara man ang COVID bisag dili mga katinig aron makakupit. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ha? Mga kini puro speculation, pero adunay kamatuuran. Kay adunay daghang mga nahitabo nga gideklarang kaso sa COVID nga dili man ta negatibo man, pero tingala kang ano nagpositibo sa COVID. Mo nang nagpositibo noon sa COVID. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Anyway, pasalamat na to ang gobyerno kay nagapangitag pamaagi para matabangan ang mga katawhan. Unsa pa ilain mga katinig nga dili maayong balita. Ang dili maayong balita, samtang nagapadayon karon ang kininga vaccination sa batok sa COVID-19, kabaw ba mo nga gikan sa 200,000 ka mga individual nga nabakunahan, adunay 7,000 kapin, no? Ang suspected nga nakasinati og adverse reaction o side effect mga katinig. Ayay ka. Sa mga naka-istorya na kung nga nabakunahan, nga mga medical frontline health workers, ang kasagaran nilang nasinati dunay nihilanat, o dunay giubo, dunay nisakit ang ilahang mga kaunuran o mga tuhod. Pero ang uban, kadaghanan, wa man daw sila, normal lang, ang sakit lang kay katong giturukan agi sa turo kay normal man na siya, no? Ang problema ni ini kay kung magpadayon kining mga nakasinati og side effect, unsay posibleng mahitabo? AstraZeneca og kaning katong bakuna gikan sa China, tong Sinovac katong gipang-inject sa ilaha, no? Magposibleng magresulta na pud kini og pagduha-duha sa mga katawhan. Pero atong tanawon mga katinig kung si mga panlantaw ni ini sa itong mga ekonomista, mubo nga pakikinabi kang Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM.
Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Oho, medyo good news at bad news po yung mga lumabas po ng mga balita ngayon. Dito sa sasagutin daw po ng PhilHealth, itong PhilHealth eh may malaking utang pa sa Red Cross. Yung 750,000 pesos para sa moderate na COVID cases na maidala sa ospital, moderate to severe yata, no? Sa pagkakaintindi ko. Ano po yung mga pananaw niyo dito, sir? At dito sa panibagong development ngayon na mataas yung adverse reaction or side effect sa mga nabakunahan ng COVID-19. Yes, unahin natin yung sa PhilHealth. No? Sa PhilHealth kasi good news talaga yun. No? And tama ka, no? Ang bad news dun is that pwede siyang possible opportunities naman dun sa mga kababayan nating oportunista. Ang sa akin kasi, no? Kung patahirapan procedure ng pagkuha ng pondo sa PhilHealth, ang mahihirapan din yung mga kababayan natin na nangangailangan din talaga ng pondo. Ang siguro, ang medyo maganda nito, dapat na gawin ng ating gobyerno, is that dapat meron na talaga yung mapanagot, no? Marami na tayong naririnig na kwento, no? About corruption din sa pondo ng PhilHealth, pero wala naman tayong naririnig na nahuhuli o nakukulong o natatanggal. Yun ang malaking, tawag rito, yung bang nawala yung tiwala natin sa kampanya laban sa korupsyon, kasi kitang-kita naman yung mga ginagawa nila na nilalaro yung pondo, di ba? Yeah, so nakalungkot. Actually walang deterrence para sa mga kurakot, no? Kaya sabi ko nga, hindi pwede na yung solusyon ng gobyerno is papahirapan nila yung pagkuha ng pondo. Kasi bubusisiin pa nila yung ano, no, yung mga dokumento, kasi kawawa yung pasyente, kasi tatagal bago nila makuha yung mga benepisyo na dapat na nakukuha nila sa PhilHealth. Ang sa akin, no, dapat pas pagtingin ng gobyerno itong pag-prosecute sa mga ano, no, sa mga tiwaling opisyalis ng ano, no, PhilHealth. At same time, no, kung meron silang mga kakuntsaba na doktor, uh-huh, na dapat meron talagang makulong, no, para matakot naman itong mga taong ito. So that medyo maganda naman yung takbo ng ating ano, ng pondo dito sa PhilHealth. So yung advice ano natin, no, suggestion natin sa gobyerno, ay tingin, no, itong kanilang pag-prosecute ng mga tiwali na naman pala dito sa pondo ng PhilHealth. Yeah. Regarding doon sa ano, no, doon sa side effect, medyo may nababasa din tayo mga articles na yung ibang doktor natutuwa, no, pag nakaranas sila ng side effect tulad ng lagnat, kasi ibig sabihin daw nag-activate na yung kanilang ano, antibodies para dito sa ano, no, dito sa virus. Okay. So ibig sabihin working daw yung vaccine. Aha. So ibig sabihin nito nag-adjust, lumalaban yung kanilang immune system doon sa inilagay, yes, na bakuna, kasi yung bakuna galing din sa virus yan, eh. Yes, no, no, tama yan. Kaya sabi nga nila, no, mas gusto nila hindi yung side effect, no, tulad ng sinasabi nila ng pagkamatay ng isang health worker, pero yung side effect na tulad ng lagnat, may konting sakit ng katawan, no, parang trangkaso, kasi that is working yung vaccine. So mas gusto nila na din, no, kaysa naman yung tinurukan sila at wala silang naramdaman, they are not sure kung yung vaccine ba ay ano, is working, o baka yung tinuruk lang sa kanila tubig lang din. So hindi nila maano, no, hindi nila malaman kung meron ba silang protection. Pero kung nagkaroon daw sila ng at least, no, minor na side effect, no, hindi naman yung grabe, at least daw they are assured na nag-work ng vaccine sa kanila. Oh, kasi ang pinakamaraming tinurukan ngayon, mga doktor at mga nurses, eh, mga healthcare, mga frontline health workers talaga. Yes, no, kaya nasabi ko nga, no, medyo may problema ko talaga tayo sa information dissemination. Siguro yung ating pagbabasa and inform the people para yung mga tao hindi matakot, no, na normal talagang part siya ng vaccine, para malalaman talaga natin kung medyo active na ba yung vaccine sa ating katawan. So hopefully sana mawala yung takot ng mga tao, and sana ma-explain din ng ating mga healthcare frontliners, kasi sila naman yung una nating tinurukan. Prof, maraming salamat sa panahon binigyan ninyo sa ating programa. Sa muli, magandang umaga po. Okay, maraming salamat. Thank you so much po. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:15 mga katinig ang atong oras. Mo na say problema kung magduha-duha bata og dili. but anyway, sige lang, tanaw na to no kung unsay epekto kay kami pod sa media, gikatagda pod nga magpa-inject og kining bakuna. Mas mainang kita pod maturukan kay para kabaluta ha unsa atong ipangsulti diri kung unsay epekto. Pero ang pinaka the best good mga katinig, bag-o ka magpaturok og bakuna, siguraduhon daw no nga dapat una himsog ka. Oo. Pero pa unsa ang mga dunay mga comorbidity, no? Lisod pod. Importante niini mga katinig nga muligon gyud ang ato ang pangdepensa. Tanaw nato unsay mga mahimong dagan, obserbahan nato. Ayo ta mo tuo-tuo dayon sa mga mali nga mga impormasyon nga mga nagakalat sa social media, kay lisod kaayo no. Imbis nga makaayo, makadaot noon. Pero ang dili makaayo diri mga katinig kung magpadayon kining pagpangurakot sa kwarta sa gobyerno nga alang unta sa katawhan. Well known kayo kining korupsyon na naitabo sa Spill Health no. Pila ka bilyon sa pesos na ang nawala. Unya ang katong mga opisyal nga na-involved, nara sa gihapon, gitransfer-transfer lang, no? Wa pa mapriso. In town, wa may mga ulaw ni mga mga baga na kini sila mga naungoy. Di na namadutlan mga katinig og istorya lang. So dapat ipakita gyud sa gobyerno nga aduna gyoy ngipon, ha? Ang kampanya ni Presidente Duterte bato ka sa corruption sa gobyerno. Oh, so 750,000 pesos ang igahin alang sa mga moderate nga maigo sa COVID. Og kapin na 750,000 pesos usab alang sa mga dunay grabing maigo o makasinati og severe o critical condition no sa COVID-19. Mao na siya ang bantayanan kaayo mga katinig, kay sigurado dulaon na sad ni sa mga sungayang mga doktor mga katinig. Daghan kay kung mga kailang mga doktor, mga butan kay mga amigo ba no? Maluluyon jud kayo, halos di na gani mo charge og kining PF, ilang professional fee no, sa mga pasyente nila, ini ka makita nila luoy kay pasyente. Pero doon na po yung mga doktor, pastilan, grabe, unsa la hawid-hawid lang ginagmay, pero kuyaw kay mo charge og ilang kuan bill sa ilang mga pasyente. Mao ni silang bantayanan kaayo. Doon na po ko yung mga kailang mga doktor nga, kuyaw kayo po mo charge sa butan kayo, pero kuyaw kayo mo charge sa PhilHealth ba? Ang dili lang maayo din ni mga katinig kung magdeklara sila o kining ideklara nilang positive ang pasyente sa COVID kaya para lang makakupit. At agang pangitabo ni ini, no? Gani, mauni ang sulti sa kadaghanan nga. For example, doon ay na-disgrasya dito sa Pigkawayan. Disgrasya sa motor, namatay, paggawas. Positive na dahil sa COVID. Asa niya nakuha itong virus, no? Ingon, nakuha daw ang virus sa ospital. Ingana, kadali. Namatay na gani pagdala sa ospital. Na positibo pa paggawas. Alas 6:19 ng atong oras, samtang sa Pikas Bahay, maniguro yun na nga kanunay. Ligo ng atong pangdepensa. Yaki Herbal Capsule. Kung naghimo ka og healthy lifestyle, makatabang gyud kanimo ang Yaki Herbal Capsule aron mas muhimsog og mabato ka na lain pang mga balatian. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Sabi niya, yun ang doktor, magpa-biopsy ko. Ang first, ang gawas sa resulta sa biopsy nga, papilyari karsinuma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
Asa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya, mao pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspas sa pagdagko ug pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, busa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga AgriVet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makitaan kini sa Duralines Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho, ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan mas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabag sa pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdagko ug maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High-Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment-friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, galap lang 6:24 ang atong oras. Padayon kita na atong programa ng Tinig ng Bayan. Dunay mga lugar nga wala na hurot ang gipadalang mga bakuna, no? For example, diri sa Tuao, wala dilitanan kay adunay na damage yata, no? Nga mga bakuna tungod kay nadaot tong packaging. Doon na po'y uban nga wala nagpaturok kay tungod sa mga
mga religious reason o guban pa, no? Katong mga bakuna, sumala pa ngawa magamit mga katinig, ipamahayag ni Secretary Francisco Duque III nga ibalik dito sa ilaha sa kauluhan kay ipanghatag na lang sa mga lugar nga taas ang kaso sa COVID-19, especially sa National Capital Region, no? O katong sa mga lugar nga ubos lang ang kaso, ilaha nga ipabalik dito. Pero kining adunay pamahayag karon si Senadora Risa Hontiveros nga sumala pa, kining panukala ginaduso karon sa National Task Force on COVID-19 nga tagaan og injeksyonan og bakuna nga Sinovac ang mga senior citizen. Gipamahayag ni Hontiveros mga katinig nga kini klaro kaayo ang pamahayag sa Food and Drug Administration nga dili pwedeng ibakuna, no, sa mga senior citizen ang Sinovac o nganong ibakuna mangyo daw kini tungod kay gustong tabunan sa gobyerno ang ilang kapalpakan, no, dito sa indemnification fund. Maong nganong na naatrasado ang pag-abot sa bakuna. So mga senior citizen, tagaan og bakuna sa Sinovac nga dili man daw pwede. Kini daghan namang mga nagawas nga balita kalabot sa paghatag sa Sinovac vaccine, no, nga dunay dili maayong epekto alang sa mga tigulang o mga senior citizen. Pero nganong gusto mang gud sa gobyerno? Mona, no? So at least sa naiya check and balance nga nagakahitabo karon dire sa nagapadayon nga vaccination na program sa tuang gobyerno. Samtang sa pika sa bahin na mga katinig, doon ay mga maayong balita pod, no? Well, ginahulat na ko ning atuang interviewee karon. Doon ay maayong balita kay kagahapon o karong adlawa ipadayon ang katong pag-apod-apod sa mga hinabang, no? Gikan sa opisina ni Senador Bongo ngadto sa mga vendor sa Mega Market. Kagahapon nakadawat sila og mga grocery items, doon ay cash assistance nga tag 3,000 pesos alang dito sa mga vendor nga naapektuhan niining pandemya nga COVID-19. So ubay-ubay nga mga negosyante mga katinig diya sa Mega Market ang nakadawat nga ayuda. Okay, at least maayong balita kini, no? Kasagaran ni ini naapektuhan gyud nitong pandemya og pila sa ilang mga gidawat ang bugas, grocery items, mga multivitamins, no? Og gani giahog pod ni Senador Go ang mga vendors nga gamiton og ipa-improve ang ilang kakayahan sa pagnegosyo mga katinig. Dunay 900 kapin nga mga vendor ang nakadawat sa naasoy nga hinabang. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:28 so na nga tong oras. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kiliaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si ako na siyang ipainom og Yaki Vitamin niya nga haplas pud na niya Yaki pud niya oil na karon niya basta nang taon sa buskot na in taon. Iyan ang Kiliaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi yan, nag-a-affair sa gadaan. Paroy, lanaw. Kung sa may muhang na-experience sa paggamit mo sa Panamox, eh? Ako na-experience sa paggamit ako sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din, wala ming kaon. Pagpagtumaro ka ng buntag, matipaghahapon yung kaon din siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka, adlaw ra ito siya din. Naulian ko siya, gutog yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang ito lagi. Daghan tambal yung kiyan. Isang tambala, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Panamox, guys. Parehas ako sa mga beginners. Five.
legit siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang AgriVet Store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, padayin kita na itong programang Tinig ng Bayan. Kagahapon, grabing sinangkaanay, tama ba? Ang bakbakan no, sa pagitan po ng tropa ng pamahalaan at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa may barangay Kitango sa Dato Saudi Ampatuan na Maguindanao. At mahigit kumulang 500 pamilya ang apektado po ng naturang bakbakan. Nasa linya na ating komunikasyon at ating makakaugnay ang spokesperson ng 6ID Philippine Army, si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan ng Joy FM Kidapawan. Yes sir, good morning po Sir Loy at magandang umaga din sa lahat ng ating tagapakinig. Oho. Makibalita lamang ho kami hinggil po sa nangyari pong matinding bakbakan kahapon sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng BIFF Karyalan faction. Paano ho nagsimula yung bakbakan dahil sinasabi lumusob daw po ang naturang mga miyembro ni Karyalan at hinaras yung mga sibilyan. May isa pang lying-in na clinic ang nabagsakan daw ng mortar. Yes, Sir Loy. These reports received by our troops on the ground 2 days ago po na merong mga presensya ng armadong grupo sa diyan po malapit sa barangay Kitango. Uh-huh. Ito po ay ni-report ng mga local residents na diyan sa barangay na yan kung saan po this prompted this presence of armed lawless group prompted the local residents to evacuate their communities dahil sa takot po na sila ay guluhin at saktan ng mga armadong grupo na ito. At hindi na pag-alaman na ang mga grupo na ito ay may planong atakihin yung ating Joint Peace and Security Team diyan sa Barangay Kitango na ito ay minaman ng MILF, Army at saka PNP personnel para po mapanatili ang seguridad at katahimikan diyan sa lugar. Because of this threat na presensya ng BIFF at Daulah Islamiyah, nag-conduct po tayo ng isang clearing operation simula kahapon ng umaga para po maitabo yung mga grupong ito palayo sa komunidad at para makabalik na ang ating mga sibilyan sa kanilang mga pamamahay. At nagkaroon po tayo ng sunod-sunod na inkwentro na buong araw po kahapon dyan po sa Barangay Kitango. At ito po ay nag-move towards Barangay Pusaw, Ilian at Libutan. Pati yung mga ilang barangay na po ng Sharif Agwak, Dato Salibo at Sharif Saiduna Mustafa ay apektado na rin? Ito po ay dun po yung withdrawal ng mga kalaban. So tuloy-tuloy po ating pursuit operation sa kanila. Kaya yung mga barangay na yan ay nagkaroon din ng inkwentro. Ano pong resulta ng bakbakan? As of now, Sir Loy, meron tayong initial report na naka-recover tayo ng 4 na IEDs na ito ay nilagay ng mga grupong Daulah Islamiyah at BIFF sa mga daanan along the municipal road connecting Dato Piang and Crossing Salvo, Dato Saudi Ampatuan. Ito ay na-recover ng ating mga EOD team at na-render safe na po. Nakuha na natin ito. At initially po, meron din tatlong reported na patay sa hanay ng Daulah Islamiyah at BIFF. Uh-huh. At 4 po ang sugatan sa hanay nila. May checkpoint din po tayo kagabi na isang kadaver po na pinit na inilabas diyan sa encounter site.
Ngayon po ang kadaver na ito ay nasa kustodiyan na ng Philippine National Police for proper investigation at saka identification. Tahanay po ng ating kasundaluhan po, meron tayong tatlong slightly wounded na ngayon po ay nasa hospital na sa loob ng Awang Maguindanao at nagpapagaling na po sila. May mga sibilan po ba na damay dito po sa bakbakang ito? Wala po tayong reported na may nadamay na sibilyan o sa sugatan. We are closely monitoring it and closely working with the local government units of the nearby towns dyan po sa SPMS box with regards po sa mga naiipit na sibilyan and at the same time po with regards to our evacuees. So sa ngayon po, we are together with the local government units. We are cooperating with them para po maayos yung kalagayan ng ating mga evacuees. Bago ho nangyari yung matinding bakbakan kahapon, may mga nauna ng insidente, di po ba? Yung labanan ng mga miyembro ng MILF Task Force Itihad laban din sa BIFF. Ano to? May kinalaman ba yung mga naunang insidente sa naganap na bakbakan kahapon? Well, we're looking into that kung mayroong kinalaman ito. But what prompted this operation is solely the report of the local residents in the said town na mayroong mga armadong grupo na paggalagala sa kanilang lugar at ito ay nagbunga sa kanilang pag-evacuate dahil sa takot. So hindi naman po pwede na pabayaan natin yung siguridad ng ating communities. That's why we conducted this clearing operation. Nagkataon din kahapon na dumaan yung caravan, ano? Nagkaroon ng peace caravan para sa extension ng mga BTM member ng BARM. Itong incidenting ito, posible bang may tawag rito, may connection din doon sa naunang plano ng BIFF? O parang magpa-show of force sila, magpakita ng gilas o guluhin yung naturang caravan? Well, we cannot directly na say that it is connected. Because we are not concerned about these activities. Mm-hmm. All we are looking into is the security of the population dyan po sa town ng Dato Saudi Ampatuan. Aha. So, kumusta ang situation po ngayon? Maari na ba makabalik po ang mga sibilyan o hindi pa? As of now po, we are still advising the public na to wait pa po na konting pagkakataon habang kiniklear pa po namin yung area from any presence. Ayaw po namin may mangyari sa ating mga sibilyan. Baka po kasi may meron pa silang mga IED na inilagay dyan sa daanan. So ito po ay masusing kiniklear ng ating mga kasundaluhan para na rin po sa safety ng ating mga sibilyan. So ibig sabihin po hindi pa maaring madaanan itong kalsada na nag-uugnay sa Dato Piyang at Dato Saudi o pati yung labasan hanggang sa Midsayap, Cotabato. Yes, yes Sir Loy, it was advised by the local government unit na hindi muna nila ipapagamit yung nasabing daanan. Uh-huh. For the purpose po na ma-insure yung safety ng mga dumadaan. How about ang National Highway po, ang Cotabato Isulan Road? Kumusta naman po? Pwede bang madaanan ng mga commuters? Safe po ba madaanan ito? Yes po, yung National Highway po is very safe. Wala po tayong problema sa National Highway. That's why po yung mga inkwentro kahapon, tinatry po natin itulak palayo sa National Highway para po yung National Highway natin na hindi maapektuhan. Itong parte ng SPMX box, malawak ito na parte ng Ligwasan Mars. Ano po? Itong mga lugar na ito, madalas takbuhan ng mga miyembro ng BIFF. Paano bang sistema pagka naitaboy ho ninyo sila doon sa lugar na yan? Ano pong ginagawa? Pabayaan na lamang po? Hindi po. Tuloy-tuloy po ang ating pursuit operation. Mm-hmm. Tuloy-tuloy po ating monitoring sa kanila. Hindi po tayo tumitigil hanggat ang mga ito ay threat sa ating community. So mga ito po ay constantly na minimonitor natin. Constantly po na ating inaalam yung kanilang lokasyon. Oh, yung pong lying-in clinic na nabagsakan daw po ng mortar, ano po yung sitwasyon doon ngayon? Ito po yung kahapon yung sinasabing nasunog na bahay dyan sa Barangay Kitango. Inaalam po natin yung source ng pagkasunog kasi ito po ay yung building
na inoccupy at pinagkuna ng mga BIFF at Dawla Islamia ng kanilang supply. So ito po ay ninakawan nila. Mm-hmm. So, ito po ay naalam natin kung ano po naging source ng sunog, kasi nung sila ay nag withdraw at kanilang iniwanan ng bahay na to, ay ito ay nasusunog na. I see, opo. Okay. Anyway, sir, maki-update na lamang po kami, ano? May mga bakbakan pa ba ngayon doon sa area? Wala na? Sa ngayon, sir, we have no recorded encounter as of this time. Ang last po na recorded, palitan ng putok natin ay kagabi pa, alas 7 ng gabi. Ngayong umaga po, we are closely monitoring the situation on the ground. At wala pa pong report of any engagement between the military and the violent extremists. Aha. Sir, maraming salamat po sa panahon binigay po ninyo dito po sa ating program. At sa muli, magandang umaga po. Yes, sir, Loy. Magandang umaga sa inyong lahat at mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Makakatinig inyong nabati si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, ang spokesperson sa 6ID Philippine Army. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:41 na ang atong oras. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe taga matutungan Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud daga panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya. Bisag tiguwang na kay lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Hayop pa mas kanado sa produktong sigurado MM Fix Premium Muabas pag asenso Inyong bababoy manok o bibe Baka o kabayo Kanunay pakanon MM Fix Premium Aron paspas ang pagdako Minerales kompleto pag umasa kahayupan Bihado ang asenso Presyong gaan sa pulsa Tutok kung ako kaya MM Fix Premium Maayong mapatubo MM Fix Premium Maayong mapatubo Ang pagkaguba sa mga mata Ugon retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:43 ng atong oras mga katinig karong panahuna, summer na, no? Nakita nato nga daghang kayong mga nagapanggawas. Pero kanunay gyud dapat mga ginikanan, ha? Amping gyud kanunay. Kay kagahapon, aduna na po yun, nahitabo nga insidente diha sa usa ka resort sa may Magpet, Cotabato, particular sa may barangay Noa. Kung din usa ka batang lalaki mga katinig ang nabangga itong iyang liog sa swimming pool o gagi pila ka minuto po nga gi-revive, no, sa mga rescuers mga katinig tungod kay nawad-an na sa panimuot ang naasoy nga bata o dayon gidala sa balay Tambalanan. Nadtong nga nilabay adlaw usa pud ka PWD nga niuban sa Thanksgiving party sa ilahang simbahan ang namatay pod human na lumos diha sa suba, no, sa may Magpet. So kay karong panahuna, daghan namang gustong manggawas, mangligog suba. Mangligog swimming pool mo na amping-amping yun kanunay mga katinig. Kay lisod na kaayo, no? Nga adunay mga susamang mga insidente. Pinaka-importante sa tanan, hinungdan nga nagalipay-lipay.
Siyempre, magpasalamat o kini ang problema sa tunga sa paglipay-lipay doon nag-iusahay mga dili maayong kakulian nga nagkahitabo. Busa, kinahanglan yun ang kanunay nga pag-amping. Samtang sa pika sa bahin ng mga katinig, dito sa may midsayap, doon nag-iapoy mga kini mga subungero, di yun, ma, di yun sila magpapugong. Ah, musugal gyud, ha? Doon na online sabong. Oo, sa una pa na online sabong mo na yung ginabantayan no sa tuang mga awtoridad. Sa Midsayap adunay mga naaresto mga katinig kagahapon nga mga involved ba sa illegal nga pasabong. Diha sa may baryo ni, diha sa may okay, basta diha sa may Midsayap dapita mga katinig no, nitabo ni sigun sa report kanya ni Juna Villasoto, dunay ubay-ubay nga mga nadakpan nga mga sabungero katong taga-Aliosan pa nga kung diin involved ba sa pagpasabong mga katinig. Dako-dako po no mga ang mga kantidad daw nga pinustaan ay niini. Basta mga sabungero di yun nakapunggan. Oo, normal na sila ha. Nga mangita gyud paagig makasabong mga katinig kay sayang ginapakaon sa manok. May pay manok gibitamina pero ang mga anak sa mga sabungero wa in town gibitamins. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Ay, maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, Han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kaduleng igong energy o mabuhat natong atong gustong buhaton. Sige, Han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Mga higala, kini ang gusto na kong ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini. Kung aduna kay rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw, grabe na gayud ang imong pag-antos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold. Makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulo pod ka adlaw. Pero dili pa ka na moabot og tulo ka adlaw, makatindog ka na. Suway ra gud. Makaayo po ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, timan ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika. Sa LA Recreation Center, makakabili ka na ng mga souvenir items exclusively designed by Yaki para sa inyo. Gaya ng souvenir shirts, personalized mags, board shorts at iba pa sa napakasulit na presyo. Dito lamang yan sa LA Recreation Center Souvenir Booth. Nag-enjoy ka na, may remembrance ka pa.
LA Recreation Center, matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C? Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So pag ginatikan nimo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C manggod, isa siya ka energy booster. Tapos pag si vitamin C isagol nimo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione, kaya kung magpuyog ng tatlo mas epektibo, kaya dapat subukan nyo. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:51 na itong oras sa pika sa bahay na doon nagipusil nga BIPAT member, no? Diha sa may barangay Malangag sa Antipas sa Cotabato, kung nga diin ang naasoy nga biktima nga si Bernie Rosales sa Pahinado, 43 anyos sa nagmotorsiklo kini padulong noon ta sa iyang duty. Sa dihang giatangan kini sa wa mailhang suspect o gakalit nga giluthang. Unsa may update sa investigasyon niini sa atoang Antipas sa PNP, no? Nasa rin sa itong komunikasyon, itong makahinabi, si Police Major John Minidel Kalinga. Maying buntag, sir, sa Tinig ng Bayan, si Loy Rosario sa Joy FM. Sir, maying buntag, sir. Sa imong mga taga-subaybas yung programa. Maying buntag po sa kanan nga mga lumulupyo sa Banwa, sa Antipas. Maying buntag. Oo. Unsay update, sir, sa inyong gipahigayong investigasyon din sa panglutang patay sa BIPAT member nga si Pahinado? As a backgrounder, no, natay kauban sa serbisyo nga ipusil patay atong ngayong adlaw. Kani siya ipusil sa maraming awaong lugar. Nakita na lang taon ni siya mga kuan nga narito gidala sa hospital pero gideclare siya nga patay. So nagkaroon ta og investigasyon. Karon natay person of interest nga nasundan. Mm-hmm. So ato na lang ning ginahulat nga mga pahigayo ning patayng lawas ni Benji. Pagkahuman ani siguro mo proceed na ta sa atong pagkuan sa legal nga proseso aron ato matagal justisya si yung BIPAT ato nga ginapusil. Oo. Sigun, sir, kining butan daw ng biktima? O, sir? Yeah, oo. Sir, si Benji, sir, sekretary ni siya ilahang BIPAT nga organization. Sekretary silang purok. Unya, kuan po ni siya? Kaabag sa simbahan sa ilahang kuan sa Katoliko man ni siya. Oy. Unya, daghan siya og affiliation. Kumbaga sa komunidad. Aktibo sa komunidad din eh. Aktibo sa komunidad ni siya. Mm-hmm. Mm-hmm. Mga gani nga kami sa kapulisan, maningkamot gud mi nga matagunta ang hustisya siya kay tungod ato nakita ba nga wa gud rason nga ngano ni siya nga pusilon. Unsa tong armas nga gigamit sa pagpusil sa iya, sir? Shotgun ang gigamit siya. Kaya ato nakita sa area sa tubang division tong ginatawag na mo nga technical tong wad kanang mura siya o pugong sa bala nga mga bulitas. Oo. Nakuha na mo sa area. So posibleng kininga ni patay kaniya unsa tawag anin dunay grabing pagdumot sa biktima kay di man basta-basta ginamit ang armas sa paglutang ni ini.
Actually, kaya nang didusi manggod pwede manggod siya mga kuano pika mga improvised home homemade nga pusil kay tungod ang shotgun manggod nga bala dali lang siya himuan og nang barrel kay kuan. Pero kung sa atong pagdumot murag di man jud kaayo kay tani gi palikod gyud siya gi pusil sa likod man ang iguan ni murag kanang trader ba. Mm-hmm. So siguro kanang ambot unsay rason pero nanaman magud po yung mga sundan nga lead sa mga among pag-imbestiga dili isa lalom kaayo nga kuan kun dili kanang mura lang gid og kanang gikuha siya aron lang makalamang ba ang uban. Posibleng na nainggit sa yaha ang yana. Actually naman may mga kuan pwede isa na mo pwede nga isulti unsay mga lalom nga hinungdan pero doon yung magunis siya kaya tungkol sa iyang kaayo. Mm-mm. Ipalikod pag inipagpatay. Sa likod ang iguanin niya, sa likod. Oo. Nagmotor siya. Oo. Yat yan sa awaaw nga lugar. Daot ang karsada. Pag-aksyon minor, ilutang taon siya sa likod. Dito gibumbahan dayon. Mm-hmm. Kining naka-istorya ninyo ang pamilya sa biktima, sir? Actually, ako, yan to man dito ko, personal na istorya ko. Iyang ugangan, iyang asawa, mga isuon. Mahulagi tao nilang kuan hangyo nga unta dili lang maulog sa limot ng iyang kaso kundi matagaan nga ito justisya ang kamatay ni Benji kaya tungod sa iyang kuan magribut-an siya lang barangay maing taon. Oo. Kining doon na ba i-mention ng pamilya nga bago ni Gipusil doon ay nadawat ng mga threat or unsa ba diha? Bahad siyang kinabuhin? Kung nakabikil, wala may kuhaan, amo naman ang gituki ito na, no? Mm. So, siguro, di lang sa amo ikuhaan tanan, kaya aron dili makuha itong investigasyon. Pero, ang kuhaan sa pagkakaroon, siguro kulang na lang ni siya o formality ang mong kuhaan. Kaya na tayo person nga atong ginasundan, personal okay. Interest itong ginasundan. Oo. Anyway, Pagpawin niya sa kaso, so, hindi siya mahulog na mawala ang kamatayan ni Benji. Matagaan ang justisya. Oo. Mag-inaot kita, no? Ato na lang, we hope and pray nga matagaan gyud siya justisya o makakuha mong mga bugat ka mga impormasyon nga maoy magduot sa suspect nga inyo hanggang ginatutukan karon isip ka person of interest. Yes, sir. Kay, kani siya, ano abin niya sa barangay, kumbaga, kauban ka niya sa tabaw, buwan na siya shieldo, every night, ga-duty niya siya, kay sa akong bipat man siya. Kani, itong pagkapusil siya, padulong siya, kasi lang balay, padulong sa barangay, or kay mag-duty, unta, sa barangay, malangag. Oh, dili ba ka posibleng sa iyahang trabaho isip bipat member, giinita niya siya? Actually, sir, isa ko pwede masulti kung masulat. Oo, ano? Sige lang, no problem, sir. Kasabot tayo nga na. Nanatalya, sir. Anyway, sir, kung ma-file naman kaso, kung natay mga kuano, mugawas na ang desisyon sa fiscal or sa korte, baka maabot sa panahon, i-inform ta ka, sir, aron mapadayag ng katawahan sa antipas nga ang polis na ning kamot, good, matagagustisya ning pagpamusil patay kay Benji, panihinado. Oo. May possibility ba, sir, nga doon ay nakakita sa krimen? Nga makatabang, actually, makatabang. Natay mga witness, sir, okay. Nga higunitan karon sir. Uh-huh. Actually, wala gud may kabaluan eh, kaya nag-report na sa mga, among giad to sa hospital, patay na sa si Benji. Pero mga tao, gud sila gud tao ni Gawas. Sila ang ni tabang sa kapulisan, aron maimbestigahan ni og matagaan ang gustisya ni biktima. Mayo po kayo nag-cooperate ang mga katauhan, no? Kaya tungod sa kaayo sa biktima. Nagawas ng mga witnesses. Sir, salamat din kayo sa higayon nga gihatag nimo ni atong programa maghinaot niyo gato pong iampo nga matagag hustisya ni kamatayon sa BPAT member nga si Benji. Thank you so much po. Yes sir. Salamat sir. Ang kwanday sir, pwede ko manawagan opo, sir. Na karong adlaw na ipahigayon ang atong igsoon sa pagtuo ang Iglesia ni Cristo na sila ipagabuhaton nga pamahayag sa poblasyon Antipas. Kung medyo daghan-daghan yung mga attendees ang muagi sa ruta sa poblasyon nilang i-held ni sa Antipas sa Central Elementary School na kuan lang o amping ta kay highway manguna abi tapos kung kinsa man tong mga kuan may mga appointment sa Antipas medyo mura o kuan kay daghan yung mga attendees kahapon na coordinate siya sa mua nagkuha slag permit na i-conduct ilang pamahayag karong adlawa March 19 sa poblasyon Antipas. Unsa ni maapektuhan ang daloy sa traffic ana o dili? Oh, medyo maapektuhan gamay pero among ipasalig nga naman tong kapulisan ito aron mo alalay sa pag
pahap sa isa dagan sa tabi. Makinahanglan ba mag-implement mo kapag reroute sa... Wala na sir. Ang amo lang sir. Kaya medyo nga gamay lang man ang kuhaan. Ang kuhaan lang. Amo. Nga pagpagpag. Balibalo na lang kay... Usahay magod matingal siya anong gatapok-tapok. Kaya tungod lalabi na karoon sa itong panahon sa pandemya. Kinahanglan ko physical distancing. Ang atong pamunuan sa nag-organizing ani ang ibig sabihin ni Kiso, nagpasalig man sila nga ilang i-implement target ang minimum health protocol sa quad. Subot pa subot na ng inahanglan og dako nga space. Yes, sir. Ito sa physical distancing. Sa Antipas Central Elementary School na i-held, sir. Aha. Sir, salamat yun kayo sa higayon og maing buntag po. Sir, masalamat, sir. Thank you so much po. Mga katinigan nyo nga, nabati ang Chief of Police sa Antipas Cotabato, si Police Major John Minidel Kalinga. O, usay malibog ko kang John... Colonel John Meridel Kalinga katong kanhing Chief of Police no sa Bidsayap, so sila magsuon puro letra lang ang gikalahi. Mga katinig, 7 o'clock lang atong oras, musunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programa. Ako ang partner na si Kabong Ponyo. Good morning. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.